Guys, welcome back to my YouTube channel, and for today's MEME vlog, ayan na, ipiplex natin itong pa-donation, no? Pa-donation na ginagawa, na inorganize ng ating eskwelahan na Liano Elementary School para sa mga nasunugan nung kahapon lang, no? Sa Miranda, kung saan ilan sa ating mga estudyante ay kabilang sa mga pamilyang nasunugan, no? Magdi-December pa naman, nakakalungkot. Kaya ngayon ay nag-organize itong ating eskwelahan sa tulong-tulong ng mga guro at ng mga magulang para makalikom at makapag-collect ng mga gamit sa bahay, mga damit, pagkain para makatulong sa ating mga kapatid na nasunugan kahapon lang dyan po sa Miranda. Ayan, napuntahan po natin sila. Ayan po, nakikita niyo po ang ating mga guro. Ayan ang mga kaguruan po ng Liano Elementary School na talaga namang abala po, no, sa mga kanya-kanya po nilang nalikom na mga gamit, pagkain. Ayan, para makatulong sa ating mga kapatid na nasunugan kahapon lamang. Napakalungkot. Ayan, at nandito, syempre, ang ating School Disaster Risk Reduction Management Coordinator na si Sir Ryan. Ayan na, sir. Ano po itong ginagawa natin ngayon? Yung ginagawa po natin ngayon ay yung ating donation drive para sa mga biktima ng sunog kahapon sa Miranda, malapit sa Miranda Subdivision. So ito po, mga donation na to ay galing po sa ating mga parents, sa mga teachers, para dun sa ating mga kapwa, magulang na naapektuhan ng sunog. Ayan. Ano po ito? Mga? Ito po mga nandito. Ito po yung mga damit. May mga damit, sapatos, na maayos pa na pwede nila magamit. Dahil karamihan sa mga nasunugan ay walang naisalba. Okay, wala silang naisalbang mga gamit. Oo nga po, no, nakakaawa. Lalo na po ngayon ay magpapasko. No? Magpapasko sila na nasunugan, di ba? Ayan, at sir, ano po yung paano po itong proseso ng pagdo-donate? Okay, yung proseso po natin ng pagdo-donate ay, so kahapon po nagkaroon tayo ng announcement sa mga GC ng mga different sections. So today po, dinala po nila yung kanilang mga donation. So ngayong araw din po ay dadalhin natin ito dun sa evacuation center para magamit na kaagad ng mga victims. So sir, yung mga advisors ay nag-announce sa kanilang mga GC. Ngayon, ang mga magulang ay nag-respond kaagad sila para matulungan yung kanilang yung ating mga kabarangay dito sa Liano. Ayan, sa mga magulang pala, no, kung hindi niyo po, baka hindi po nila nabasa at mapanood niyo po ito, makipag-ugnayan lang po kayo sa mga class advisors po ng inyong mga anak para maipaabot po ang kanilang tulong. Tama. Okay. Paano naman po, sir, yung mga, halimbawa, hindi yung mga parents dito na gusto rin pong magpaabot ng tulong, mga gamit, mga kung ano pa? Okay. So, kung sa mga gusto pa pong magpaabot ng tulong sa mga nasunugan, pwede po kayong makipag-ugnayan sa inyong mga advisors kasi mas alam po nila yung mga dapat nating ibigay doon sa ating mga kabarangay. Opo. Paano po yung mga hindi estudyante, sir? Yung mga hindi estudyante naman, pwede po silang pumunta o makipag-ugnayan sa ating barangay or pwede niyang puntahan mismo yung evacuation center dito sa Antonio Uitan Senior High School sa Silanganan Subdivision po. Ayan, dumiretso na sa mismong barangay hall, no, para ipaabot yung tulong natin, no. Ayan, thank you very much, sir. Namang saludo po ako sa inyo at sa buong pagruan ng Liano Elementary School. Napakabubuti, no. Talagang ang bilis po ng responde. Kahapon po nangyari yung sunog, kahapon lang po. Tapos talagang kahapon din na alarma ang buong Liano Elementary School, kaya nag-announce sila sa mga kanya-kanya nilang mga GC para maipaabot din at maipaalam sa mga magulang na pwede silang makatulong sa pamamagitan ng pagdo-donate ng mga damit, no? Na damit na pwedeng magamit pa po, no?
alam niyo lang po kung gaano kahirap, no? Kung gaano kahirap ang masunugan, lalo na po ngayong magpapasko. Ayan, at sa may mga busilak pong kalooban na gusto pong tumulong sa mga estudyante po, mga magulang na ating mga estudyante ng Liano Elementary School, makipag-ugnayan po kayo sa inyong mga class advisors at sa mga naman na sa mga hindi naman mga estudyante ng Liano Elementary School, pwede po kayong dumirekta sa Barangay Hall po ng Barangay 167 dito po sa Liano. Ayan po, no. Ano po yung sir, ano po yung pwede po nilang i-donate? Ngayon po ang kailangan nila ay pangapagkain, mga canned goods po ang pinakakailangan nila. And yung mga damit at yung syempre yung matitira nila. Yung po ang pinakakailangan po. Ayan, no? Mga plato, mga plato, mga baso, talagang pag nasunugan po talagang wala po talagang matitira. Kaya po importante po yung pagkain, mga gamit, mga damit, gamit sa kusina at kung ano pa man po pang pwedeng pang simula talaga. Mga tuwalya, mga kumot, yan po, no? Ayan, at 50 families yung 50 families yung nasunugan. 50 families po yung nasunugan. Opo, kaya tumulong na po tayo, no? Ayan po sila. Sila po'y abala. At mamaya po, no, susubukan nating sumama. Sumama po tayo sa mismong site doon para kung paano po i-distribute po itong mga donations na ito. Ang mga magulang po natin ay nagdadatingan na po para ano po yan, ma'am? Damit po at saka may towel yan, may tent. Ayan, thank you very much po, no? Talagang nakikita nyo ang mga magulang natin, ang mga magulang ng Liano Elementary School ay talaga naman sadyang may magandang kalooban at busilang na kalooban para handang tumulong sa ating mga kapatid. Ayan, pupuntahan po namin yung lugar kung saan po nasunog. Kasama po natin ang isa sa masisipag na master teachers ng Liano Elementary School, si Ma'am Shella, at ang math coordinator, ano, mathematician yan, si Ma'am Lori. Diyos ko dahil. Sige po. Ayan. Ayan po, makikita nyo talagang kanya-kanyang linis ang mga tao at talagang walang tinira ang sunog na nangyari kahapon. Makikita nyo talagang dingding na lang po ang natira, pati mga puno talagang tupok na tupok po ng sunog na nangyari kahapon. Talagang mahirap po talaga ang masunugan. Yung iba ay hindi alam kung paano nila itatayo muli ang kanilang mga bahay. Ayan, nakausap pa namin kanina, no? May nakausap kaming isa sa mga nasunugan doon na talagang wala kahit isang kutsara ang kanyang nailigtas sa nagsabing sunog. Habang iniintay natin yung ating, yung ano pang iniintay natin? Service yung na magdadala ng donation. Sa barangay. Tayo muna yung mag-reyenda. Ayan. Lagyo. Ang burakot na naman ako ito kayo. Ito lang, tipid-tipid lang. Isasakay na natin, ito Sir Alex. Sasakay na natin sa sasakyan.
Ayan. Salamat po sa lahat ng nag-abot ng kanilang tulong. At sa mga gusto pa pong tumulong, mag-abot ng tulong, sa mga nasunugan po ay maaari po kayong dumiretso sa barangay hall ng barangay 167 o makipag-ugnayan po sa mga class advisors po ng ating mga anak. Ayan na, maraming maraming salamat po. Again, maraming maraming salamat sa pagpapanood. It's Kat saying, I love you all and God bless you all. Bye!